right, all right, all right. Okay, okay, okay. Mga Karoka, welcome back to my YouTube channel, Karoka TV. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin pong YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell, plus multivitamins and minerals, plus Korean ginseng, extra ginkgo biloba, plus mangosteen and superstitious belief. Joke lang. Ayun guys, for today's, maaga pa naman din, for today's video, sabagay, gabi na, nangulangot pa diba? Makda. Gagawa tayo ng short video lang na parang wala, naisip ko lang kasi kapapanood ko lang din ng mga, you know, yung mga idol kong YouTubers, di na talaga successful na. So napanood ko doon na kahit gumawa ako every day kahit na at least 5 minutes, pero kung may mga mabavlog din ako ng magandang content, sana mayroon na, sana may maisip na ako magandang niche. Kung may suggestions naman kayo kung anong pwede nyo ipagawa nyo sa akin, swak sa personality ko, lalong lalo na yung sa mga nakakakilala sa akin, message nyo naman ako. Pwede naman din na i-comment nyo ako, i-dare nyo ako kung ano pwedeng gawin ko sa vlog ko. Kasi basta, sa mga panahon ngayon, after yung ano, yung lag-lockdown, di ba? After ng mga bagay-bagay na nakapagpa-stress, sabi nga ng mga kaibigan kong, mga kaibigan ko sa area, like yung mga medreps, kapwa ko medreps, and then yung mga kinocover kong doktor, sabi nila, oh Harry, ba't pumayat ka? Sabi ko, doktora, siguro sa doktora or doktor, siguro sa stress, or sa mga friends ko, siguro stress din, kasi ano, tawag dito, feeling ko stress, kasi nga, ano eh, nagkaroon ako ng alopecia eh, alopecia areata, ang tawag bigas doon, alopecia areata, ayan dyan oh. So meron din akong vlog dyan tungkol dyan, pero ngayon, it's getting good na eh, nagkakaroon na siya ng ano, buhok, o diba, kung hindi ko inasikaso yun, kung hindi lagi ako nagbo-multivitamins katulad ng sinasabi ko ng benefit, and siguro, panot siya na ako, siguro yung international airport, nagkaroon na ng extension dito, so, ayun guys, nakakatulong din talaga yung laging positive vibes. Kasi ako parang tawag dito yung ang daming hanas ng buhay ko noong 2020. Ang dami kong responsibilities, pero very thankful ako sa mga extracurricular activities ko na alam kong naiatang binigay sa akin, kasi yung trust sa akin ng tao is salamat sa mga nagtitiwala pa rin. And shoutout nga pala sa mga kapwa ko, Palm Rep. And ayun nga, dami kong sat-sat. So, mag-share lang ako ng 5 tips para masaya yung buhay sa pang-araw-araw. Kasi syempre, di ba, kailangan natin i-divert yung buhay natin eh. Kailangan natin i-divert yung ating atensyon sa mga bagay na alam naman nating makakatulong sa atin, at ihiwala yung mga nabubulok na sistema sa hindi nabubulok na sistema at sa mga masasayang sistema na mangyayari sa buhay natin. So, gumawa ako kasi parang kapapanood ko ng mga videos din. Kapapanood ko ng sari-saring videos, naririnig ko sa radio, napapanood ko sa TV. Ganun din sa mga napapansin ko araw-araw sa pang-araw-araw na pamumuhay sa mga nakakasalamuha ko. Feeling ko ito yung mga malalaking maiambag sa sarili ko, unang-una sa sarili ko. Kasi feeling ko kapag na-i-apply ko sa sarili ko, feeling ko pwede ko may ipakita o pwede kong i-reflect sa iba rin para, alam mo na, makapag-spread tayo ng good vibes, hindi laging bad vibes lang. So ito, without your further ado, i-share ko sa inyo yung 5 tips para masaya ang araw-araw na buhay, diba? Number 1. Tumitingin sa akin yung pinakamagandang asawa ko. Siya lang din muna isa. Pinakamaganda, may mas maganda ba? Hindi, siya rin yun. Maganda, siya rin yun. Oo, di ba? Bulay ko sa sarili ko. Ayan, number 1. Stay away from negative people. Di ba? Stay away from negative people. Kilala nyo naman yung mga kaibigan nyo. Kilala nyo naman kung sino yung mga negative. Lagi kayo, ano eh, yun yung magda-drag down sa inyo eh. Yan yung magbibigay sa inyo ng panlulumo sa buhay eh, kapag ka lagi kayo nakikipag-deal sa kanila. Pero pag siyempre, kapag ka, halimbawa na hindi kayo nakikipag-deal sa kanya, hindi naman yung, ayun, napaka-subtle way naman. Yung huwag naman yung bigla-bigla na ayaw ko sa'yo dahil nega ka. Huwag ano. Ano lang, yung hindi niya naramdaman na medyo, eh kundi, pwede rin, iparamdam mo sa kanya na medyo umiiwas ka para evaluate rin sarili niya. O, diba? Number 2. Nakikinig ka? Joke lang. Unfollow nyo yung mga nega o mga negative na may mga post na negative sa Facebook page nyo, sa Instagram, Twitter, mas social media ako eh. Pero hindi lahat ng nagpo-post ibinabasa ko. Pag medyo nega, ina-unfollow ko muna bago, pag halimbawa na namimiss ko sila,
ini-stock ko rin naman sila, stalker din naman ako. Pero syempre, kailangan ko rin din talaga na ihiwala yung sistemang negative sa positive lang. Always positive lang tayo para laging masaya. Para hirap mabawasan yung panutya. Pangatlo, love what you're doing. Kung halimbawa may trabaho ka, mahalin mo yung trabaho mo, di ba ni? Yan, ganun. Mahalin mo yung trabaho mo, enjoy mo lang. Kasi at the end of the day, yung trabaho mo pa rin yung trabaho mo pa rin nagdadala ng food sa pagkainan nyo. Yun lang. But wait, there's more. Be contented o makontento ka kung anong meron ka. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kung anong meron yung iba. Diba? Masaya lang dapat. Boom, ganun. Ganun. Haba. Haba, hindi na pasensya. Kasi haba ng baba ko. Mukha ko mula dito hanggang dito. So, dito na yan. Wali. At saka number 4. Love your parents. Love your whole family, love your relatives. Kasi yung barkada, yung mga tropa, may mga mangilang-ngilang talaga na nag-stay. May mga mangilang-ngilang talaga na nandyan kahit wala yung hindi may hininga ng tulong. Tulong, help. Ayun ang help, yun na lang. Pero nandyan sila. Pero hindi lahat ng tropa ay trupa. Kasi yung iba, nandyan lang yan sa kasiyahan. Pag may pang-pasyat ka, nandyan lang yan. Pag may pang-milty ka, nandyan sila. Pero pag walang-wala ka, pustahan tayo, babalik ka sa pamilya mo. Babalik at babalik ka sa pamilya mo. Doon, yun yung totoong nagmamahal sa'yo. At syempre, bago natin i-reveal, feeling ko hindi nyo alam to yung number 5 eh. Hindi nyo talaga, ay, joke lang. Feeling ko, alam na alam nyo yung number 5. Syempre, gas-gas man ito sa paningin nyo at hindi nyo man nakikita sa personalidad ko na ganit pala ako. Pero, number 5, yung number 5 lang siya sa pagkakaano, syempre siya yung pinaka eh. Di ba? Pinaka. Sa rate ng 1 to 5, 5 yung pinakamataas. Oh my God! Wow! Siya talaga yung number 1 dapat na sinasaalang-alang mo. Yung put God first. Yun lang, put God first. Everything you do, put God first. Yun lang, so sana may matutunan po kayo. Nag-text na yung Air 21. Sana may matutunan po kayo sa kunting na-share ko lang na 5 tips para maging masaya yung pang-araw-araw mo na pamumuhay. So again, ako po si Aroka, ang Karoka TV. Hindi kagwapuhan pero malakas ang appeal sa mga aso. Kaya may takot din ako sa aso. Thank you for watching, guys!